Kuha ito ng CCTV ng arrival entrance gate 2 ng NAIA Terminal 3 nitong March 28, Miyerkules Santo. Makikita rito ang Japanese national na si Yuya Sakata, nakakadaan lamang sa X-ray sa naturang gate. Kinausap siya ng nakaitim na kawani ng Office of Transportation Security o OTS na si Stephen Bartolo. May nakita raw umano kasing kahinahinalang bagay sa kanyang hand carry. Pinatabi si Sakata at mismong si Bartolo ang humalughog sa kanyang bag. Dito pa lang, may nakita ng paglabag ang OTS ng kanilang tauhan. Ang pasahero ang required to open. So kami, no touch talaga doon sa item na yan. Unless na pinpointed kung saan yung prohibited item. Walang nakitang prohibited item sa bagahe ng dayuhan at agad siyang pinaalis. Pero nagsumbo ang hapon na nawala ang 1,700 Australian dollars na nasa wallet sa loob ng kanyang hand carry. Katumbas yan ng halos 68,000 pesos. Noong una'y todo tanggi si Bartolo na may kinuha siya. Pero nang tinignan ng CCTV, nakitang may ibinulsa si Bartolo habang hinahalughog ang bag ni Sakata. Nang komprontahin, kusa po niya nilabas yung 100 Australian dollars, 250. Gipit daw po siya. Kailangan lang daw niya ng pera. Sa interogasyon, itinuro ni Bartolo ang kasamahang si Demi James Tim na binigyan umano niya ng 200 Australian dollars. Na-recover namin yung pera dun sa kanyang jacket. Yung 200 Australian dollars. Pero sa 1,700 Australian dollars sa sinasabi ng Japanese national na nawala, 300 pa lang ang nababawi. Kaya inaalam kung may iba pang kasabwat. Nais sa ilalim na sa inquest ang dalawang suspect para sa kasong qualified theft kasabay ng summary dismissal mula sa OTS at pagkakaban sa airport. Bago pa lang ako nakapaliparan, hindi ho namin matubos titipin kung paano na natuto ng ganong kasamang pagkukali. Tumanggi magbigay ng anumang pahayag ang dalawa ng aming kausapin.